Bago sa aking channel, please huwag mo pong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindutan po ng maliit na bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo palagi kung may mga bago po upload ng mga bagong videos. For today's episode, isi-share ko po sa inyo ang isa sa pinakapaborito naming lutuing mga ilonggo at madalas po itong makikita sa mga piyesta pagdating po sa Iloilo. At madalas din po ito po yung naunang maubos compare po sa ibang mga putahe. Isishare ko po sa inyo kung paano magluto ng patotin o tinatawag nilang humbang itik sa Tagalog o tinatawag din po nilang humbang pato. Or sa English, pwede rin po itong tawagin braised duck. So without further ado mga katropa, pumasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, isishare ko po sa inyo ang isa sa pinaka-specialty naming mga ilonggo. Ito po'y tinatawag na patotin o yung tawag namin sa Iloilo ay patotin. So yung iba naman, ang tawag ng mga Tagalog dito ay humbang itik o humbang pato. So for this recipe, gagamit po tayo ng about 3 kilograms na pato. Ito po ay akin na pong nalinis. At importante po sa lahat, kailangan po ito po'y tuyong-tuyo. Ipat dry po natin para making sure po na tuluyo po yung loob at labas ng ating pato. So yung pato pala is different po yan sa BB or yung tinatawag sa Tagalog na itik. Yung itik po, yun po yung medyo maliit. At yung po yung medyo malansada, yun po palaging nagtatampisaw sa mga putikan at yung nangingitlog po palagi. At gagamitin po tayo ng mga sumusunod na mga ingredients. Importante po sa lahat, gagamit po tayo ng tanglad or lemongrass. Gagamit po tayo ng minced garlic, red or white onion, sliced. Gagamitin po tayo ng chicken or beef powder. Pwede rin po kayo gumamit ng bouillon cubes. Gagamit po tayo ng wine. This is a cooking wine. Pwede po kayo gumamit ng mirin or sake para matanggal po yung lansa ng ating patotin. Gagamitin po tayo ng soy sauce, any brand na inyo pong nakasanayan. At gagamit po tayo ng clear soda or pwede po kayo mag-substitute dito ng coconut wine o tinatawag namin sa Iloilo na tuba. Gagamitin po tayo ng oyster sauce as additional flavor enhancer at gagamitin po tayo ng suka or vinegar para po pangtanggal din po yan ng lansa at gagamitin po tayo ng brown sugar or pwede rin po kayo gumamit ng white sugar kung gusto nyo. Gagamitin po tayo ng star anise. Ito po isa sa pinaka-importante na ingredients para po pampabango at gagamitin po tayo ng whole peppercorn o yung buong paminta. At gagamitin po tayo ng bay leaf at gagamit tayo ng sliced pineapple in tin including po yung syrup sa loob po ng ating lata. At gagamitin po tayo ng tubig as needed hanggang po lumambot yung ating pato. So mga katropa, ito na po yung ating pato. Ito po'y buo. Pwede rin po natin itong hiwain ng apat na parte. So as I mention sa aking title, lutuin ko po ito ng dalawang pamamaraan. So yung unang pamamaraan po, lutuin po natin ito ng buo. At ito pong inyong nakikita ngayon, ito po isang pamamaraan na pwede po nating hatiin into quarter o sa apat na hiwa para mas talo pong mapadali at hindi pa kayo mahirapan magluto ng inyong patutin.
After na mahiwa natin ng apat na parte yung ating pato, i-season na po natin ito ng pinagsamang salt and pepper as additional flavor enhancer. So ito rin po yung gagawin nyo sa buong pato. Kung mag-decide po kayo na ang prepare nyo po na gamitin is buong pato, i-season nyo lang po ng asin sa loob po at labas para magkaroon na po siya ng flavor bago po natin ito iprito. So mga katropa, yung next step po natin sa isang frying pan, maglagay lang po tayo ng about 3 tablespoon na cooking oil at ipiprito na po natin yung ating pato. So yung purpose po pala, bakit kailangan pa po natin ito iprito, it will give some attractive color sa ating pato kasi mas maganda po pag medyo brown-brown po siya ng konti. At pangalawa, it will enhance yung flavor at yun na rin pong tutulong para matanggal po yung mga unwanted smell at amoy sa ating pato. So mga katropa, habang nagpiprito tayo ng buong pato, so ito naman po yung ating naiwa kanina ng apat na parte. Ito naman po yung isang procedure kung paano magluto ng patutin na medyo hindi mahirap or medyo lessen na po yung inyong effort dito. So ganun din po yung procedure, ipiprito lang po natin ito on both sides. Kailangan na po maging lightly brown po siya, as I said before, na para matanggal po yung lansa at magkaroon na po siya ng attractive color. So mga katropa, ito na po yung magiging itsura ng ating pato after po natin ito na maprito on both sides. Tingnan nyo po at nagkaroon na po siya ng golden brown na kulay. At ilagay na po natin yung ating lemongrass, yung ating tanglad para po lalo pong bumango yung ating patutin. At isunod na po natin yung ating sibuyas. Susunod na po yan mga katropa, and then yung ating garlic. Yung ating star anise at yung ating whole peppercorn. Ilagay na rin po natin yung ating bay leaf. Ilagay na rin po natin yung ating brown sugar at pwede rin po pala kayo gumamit ito ng white sugar mga katropa kung wala po kayong available na brown sugar. At isunod na rin po natin yung ating oyster sauce. It will give also additional flavor enhancer at yung ating soy sauce. And then isunod na rin po natin yung ating vinegar at yung ating cooking wine, about siguro nasa 1 cup pwede po natin ilagay para lalo po siyang bumango at sumarap. Ilagay na rin po natin yung ating clear soda. So pwede po kayo gumamit ng kahit anong brand. Yung iba po, Coke ang nilalagay. Pwede rin po yan. At as I said before, na pwede rin po kayo mag-substitute dito ng tuba o yung tinatawag nilang coconut wine. Sa amin po sa Iloilo, yun po yung aming nakasanayan itimpla po dito. And then isunod na po natin yung ating sliced pineapple in tin, including po yung syrup dito na nakalagay din po sa lata. At pwede rin po kayo gumamit ng tidbits kung ano po yung available sa inyong mga kitchen. Isunod na po natin yung ating vinegar or yung ating suka. At yung ating panimpla mamaya, ito po yung beef powder or yung beef boiling cube. So kayo na po yung mag-adjust ng pagtimpla mamaya. Magdagdag lang po tayo ng 3 tasang tubig. Takpan po natin, simmer hanggang lumambot po yung ating patutin. So tara na po mga katropa. So mga katropa, after 30 minutes, buksan po natin at ito po'y ating babaliktarin. So make sure po mga katropa na every 30 minutes kailangan po natin itong baliktarin para maging evenly po ang pagkakaluto at para po magkaroon naman po ng lasa yung kabilang sides. Sa mga magtatanong pala sa akin sa cooking time nito, so it will depend po kung gaano po katanda at kabata yung gagamitin nyo pong pato. So as a rule of the thumb, the more po na matanda ang inyong gagamitin, of course, matigas po yon. So kung bata pong inyong gagamitin, so you expect po na mas maiksi po yung cooking time ng inyong lulutuin. So mga katropa, dito naman po tayo lumipat sa kabilang lutuan. Ito naman po yung niluluto ko
Ito naman po yung version ng pinagputol-putol natin kanina na pato. So, pinakita ko po dito sa inyo ang dalawang ways po kung paano magluto ng pato. Yung isang pinakita ko sa inyo kanina, yun po yung pagluto ng buo. At ito naman po ay kung paano natin niluluto na hiniwa natin into quarter. After 1.5 hours po na pagsisimmer sa ating patutin, so kailangan po natin itong i-baste sa itaas po ng ating pato para hindi po siya maging dry. At kung sa tingin nyo po ay medyo matutuyan na po yung inyong sauce, you can add more liquid, you can add clear soda, pineapple juice, or tubig para hindi po siya matuyuan. So pwede nyo po i-check from time to time para makuha nyo po yung desired nyo po na lambot sa inyong pato. So yung recipe pong ito ay mas nauna pa pong maubos pagdating po sa piyesta sa amin sa Iloilo compare po sa mga manok pag ito po inihanda sa mga piyesta. So I think okay na po yung ating patutin. Look at that mga katropa, very attractive at sigurado po ito po'y malambot na. So mga katropa, ito na po yung Ilonggo's favorite at Ilonggo's specialty. Duck Patutin a la Chef Angel. Sana po nag-enjoy po kayo mga katropa at sana po huwag po kayo magsawa sa pagsuporta at sa panonood sa aking YouTube channel. Again, ito po si Chef Angel nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!